nagbalik kami dito sa CQ 27. I'm sorry, 27. At nandito kami ngayon sa bahay nito. Ito po yung bahay nila. Bumbay, kung matatandaan mo siya. So mga new subscriber namin, si Bumbay po yung katutubong mukhang Bumbay. At ngayon lang po ulit kami magkita dahil alam kong marami nag-aantay po sa kanya. So let's go, pasukin din natin ang kanilang bahay. Hindi naman po ito house na ito, hindi po natin ito pinagawa. Ito po ay dati na nilang bahay. At ano nangyari sa bahay na ito? Sa whitening. Oo, dahil sa whitening program ng ating pamahalaan, ang kanilang bahay ay nakakamangan ng whitening. Si Bumbay kasi ay hindi, kumbaga, wala sa pabahay program ng Bumbayero. Pero titingnan po natin, manan nyo naman, di ba? Kasi yung bahay talaga nila na magnanay ay ganito. It's an old house na dito sila lumaki, kaya ganito na po yung kanilang bahay. So tara po tayo sa kanila. Malayo pa! Malayo pa ba? Happy New Year's! Smoky Fat Joy! Smoky Fat Joy! Okay lang pang naras. Okay, siya po si... hawakan mo lang itong bibig. Charis! Hawakan mo yung mic. So, siya po si Edito, ang katutubong mukhang Bumbay, na mukhang Ewan, mukhang... Ediwaw. Ediwaw. So... Ako, ha? Ayan, kamusta naman si Edito? Okay lang po, sir. Ayos lang. Ayos ka lang ba? Okay, pasensya ka na ngayon lang tayo nagkita ulit. At mga kababayan, hindi namin siya napupunta, hindi naman ibig sabihin nun ay kinalimutan na namin si Edito. Kumbaga, galing nga kami ng Manila at tinapos natin yung bakasyon na yon ngayon January, kahit paano, bago matapos yung taon. Ay, bago matapos yung buwan, ay pinuntahan namin siya. Naging busy kasi kami dun sa mga pinapagwapan namin bahay. At kaya ngayon lang kami nakabalik. So, okay naman daw po siya. At nabalitaan ko ay may asawa ka na. Wala pa po. Ah, wala pa. Mali yung chismis! Mali! Sino ba nag-chismis niyan sa'yo? Si Marites na kumarik ko. Ano ba naman yung si Marites mo kasi? Si yun sinasabi ko sa'yo, yung nagmamaritis ang title kaya Nanay Lor. Na yan, tuloy na pala natin. Mali yung information na nakuha natin. Wala pa pala siyang asawa. Wala pa. Waro. May chance pa talaga, no? May chance pa? Ikaw? Ay, kami na talaga. Ayun. At musta ang tindahan? Okay naman po ang tindahan namin dito. Tapos, yung naubos ng laman, Domingo kami magkukumpra na po doon. Ayun, ibig sabihin na magkukumpra, mamimili po sila. At nabalitaan ko din na si kumpare mong Edito ay mayroon na tricycle. Opo, meron na po bau-bau. Wow! Bau-bau! Bau-bau! Wow! Alam niyo po ba kung ano yung bau-bau? That is the... Yung modernong tricycle, akong tawagin naman ito sa Manila, Tok-Tok. That is yung parang mga tricycle lang, yung nasa screen nyo po, yung mga ganyan sa Cambodia, Thailand, sa mga Southeast Asian country. Ganyan yung tricycle. So ito yung latest model ng tricycle, medyo mahal to. So paano, binayaran mo ba ng cash? Or? Inutang ko po yung ano. Inutang mo? So ikaw naman ngayon yung nangutang. So paano yun, malaki interest niya? Hindi naman yung buwan, sabihin kape ng buwan, pero ginahano naman, pasero ano po. Ah, okay, pinagpapasar, herosa. So, ibig sabihin, yung pinapagamit niya yon, pinapagamit mo, para boundary, kumbaga. Ayun, maganda naman pala. Kapag merong kulang, hindi na lang malaki, hindi na malaki po. Ayun, tama na. Halimbawa, sa hulog niya, ibig sabihin niya, kapag hindi na kulang, may meron siyang malaking panghulog. Palakpakan natin si kumpare mo, Edito. Yay! Dahil magaling siyang maghanap buhay, dahil dyan, may puhunan! O, dahil may puhunan, bibigyan kita nito. Ayan, tulong to sa'yo ni Tita Pibilab. Ayan, o, bibigyan kanya ng 5,000 pieces! Maraming
maraming salamat po sa tulong. Okay. Sa amin. Ayan. At dahil binigyan ka niya, meron ka ng puhunan nga. At kung ano bahala ka na dyan gawin, maraming salamat po kay Tita Bibi Love. At isa pa sa gusto namin silang pagtagpuin ay si Kumari mong Irene. So parang bagay tawagin, Kumari mong Irene, Kumari, kumpare mong Edito. Parang pag pinag-combine sila, Irene, Edito, anong naisip mo sis? Edirin? Edirin? Pwede rin? Pwede rin? Pwede rin? Ako rin! Ayun, pwede natin silang pagtagpuin dalawa at sila ay magkakilala, di ba? Pwede ba? Okay. Gusto ko makita din si Irene ng personal. Bukod para, sa gusto mo siyang makita, ano pa? Para makilapis ko yung kanyang mukha kung bagay ba sa akin. Kung bagay pa rin sa'yo si Irene. Sabi niya, kung bagay daw sa kanya sa Irene. Sa opinion mga kababayan, bagay ba sila ni Irene? Sa tingin ko naman ay waro si Kanda. Waro. Ibig sabihin po ng waro, waro problema. Bagay sa si Kumari mong Irene. Dahil si Kumari mo namang Irene ay single. Single. Siya ay single mom, single dad. So anong tawag sa kanila? Pwede na sila mag-sidecar. Pwede na sila mag-sidecar. Hindi na single motor. Oh! Oh! Kasi may TikTok. Tuktok. Tuktok. Oh, kasi may tuktok na sila. Pwede na sila mag- Parang gusto ko yun. Ayan. So abangan po natin ang kanilang pagkikita mga kababayan. Ang pagkikita nila ni hectic ng schedule niya, no? Mm-hmm. Magkikita sila ni Ate Batide at magkikita rin sila ni Kumari mong Irene. Okay. Buti pa sila magkikita, no? Sana all, no? So, may kinikita. Oo. Pero wise tong batang to. Wise yung batang to, alam mo yung bata. Wise siya kasi alam nyo, may kabuhayan. Oh, 'di ba? Yung mga tulong na ibinigay sa kanya ay napakinabangan at nagamit niya sa tama. Nagpatanim pa ng mais. Yes, nagpatanim pa siya. Nagpatanim ng mais. Ready na? Oo. Yung 'di ba yung 20,000 sabi mo nga, negosyo po. Yung 10,000 na lang ang negosyo namin dito. At saka yung 10,000 binigay ko yung mga abono para iabono ng mga mais. Kapag ma-deliver naman yung mais, kukumpra ko naman para dito sa tindahan sa aking mama. Wow! Hindi ko alam kung buwan. Kapag mawala ko dito sa mama ko, hindi na ako hindi na mapasma ako mama. Hindi na meron na siyang makakain. Hindi na daw wala ako dito sa hindi na daw magutuman yung mama niya. Kasi yung mama ko, dalawang araw nagkasakit yung mama ko. Yung wala akong hindi ako nakapunta doon sa aking mama. Pero ngayon, ayos naman. Dahil nalagyan ko pa siya. Pagmama talaga, mamas ko ito eh. So wala talaga siyang pag-aalilangan para sa kanyang mama. Talagang tutulungan niya ang kanyang mama. Okay? Ito silipin natin ang kanilang tindahan. Let's go. Okay, so ito yung kanilang mali. Hello, Nay! Kamusta po? Pabilis na po. Kamusta ka, Nay? Okay lang. Pasensya na kayo, hindi ito marunong mag-Tagalog. Hindi rin ito marunong mag-Bisaya. So, niluwamag tayo ngayon. Waro-waro. Waro-waro. Okay. So, ito yung... Natutuwa naman ako dahil ang tindahan. Kumikita. Opo, kumikita ayan, naman. Kumikita naman. At pinapaikot-ikot lang ang tindahan nila. No? At mabuti yan para sa kay nanay dahil matanda na to. Diba? Galing naman. So, meron po sila dito mga tinapay. May bulad. Bakit yung bulad mo parang tigang? Uga. Uga? Oh. Iwan ko sir, bakit ganyan ang bulad? Oh. Sabagay may tuyo ba namang basa? Binasa. Oh. Ayan, may mga tinapay po sila na dito nyo lang makikita. Ayan, dito sa kanilang lugar. Meron po ditong asin, may asukan, may itlog,
may Oshi, may Suka. Parang gusto ko isa-isahin lahat. Mga bukas pa tayo matapos. Ayan, syempre titingnan din natin yung ano, yung kanilang tindahan. Ay, tindahan yung simbahan mamaya. Kamusta naman yung simbahan? Okay na, okay yung simbahan namin. Hindi pa na atupan po. Hindi pa nabubungan. Hindi pa. Bakit hindi pa? Dahil wala pa tumating yung sin. Ah, okay, may na-order na pero hindi meron pa. Na. Ah, okay. So maraming pong salamat ulit sa mga nag-donate para sa jars nila. Yung nasa script niyo po. Thank you so much po sa inyong lahat. Yan, napakalaking bagay po nung naitulong nyo para sa kanilang jars. At konti-unti itinatapos, no? Kahit paano may budget silang naiipon, yun yung pinapagawa po nila. No? Okay ka lang ba, Nay? Take a phone, okay lang daw si Nanay. Ayan. At dahil okay si Nanay, okay na rin kami. Diba? Yun lang naman. At yun nga mga kabayan, puntahan naman natin ngayon yung charge nila. Ang sagit. Ayan. Ay, ito. Wait lang. Dito pa ta. Okay. Ayan. Ano yung... Okay, ano yung naka-play? Ano masasabi mo dahil syempre na-miss ka ng mga nanonood at yung mga fans mo? Masasabi ko lang... akala ko nyo na tayo magkakita ngayon dahil matagal tayo ngayon yung nagkikita. Pero sa wala din nagkikita din tayo ngayon. At saka yung nanonood sa amin ngayon, nandito na po kami, nagbablog ulit. At saka sana huwag kayong anong tawag dyan? Hindi magsawa. Hindi magsawa nga mag-ano sa amin. Ano? Manood sa amin. Ayun. Thank you so much. Wala, let's go na sa simbahan. Nakatabing mo. So yan, sa mga nakamiss po kay Edito, ay di, ito na po siya. Ito na po si Eddie 1, Eddie 2, Eddie 3, Eddie wow. Okay, pupunta lang po tayo doon sa charge para ma-update po natin yung kanilang charge kasi meron po mga nag-donate tayo, mga kababayan para po sa kanila to. So yan mga kababayan, nandito na po kami sa charge. Ito po yung charge na ipinatayo para sa simbahan nila. So may mga nag-ambag po tayong mga kababayan para matulungan po sila na may saayos yung charts nila. So yun po yung pangarap ni Edito na dito sa charts nila ay matupad. Ayan, at least nakita ko na na nagbabago na yung charts po nila at nagagawa na talaga. Ayan, ayan po. Kasi si Edito po ay 7 Adventist. Ayan. Edito, dito ka. Ayan. Ano pa yung kulang dyan sa simbahan? Kulang ng simbahan, mayroon pang kulang na dito para sa bintana po. Bintana, oo. Putaw nga, parang ganun-ganun. Ah, okay. So yun pa yung kulang. Okay, ano pa? Meron pang wala pa po nabuhusan ng ano. Semento? Semento rito. Okay, kasi medyo talagang malaki pa yung kailangan nila. Pero yun nga nag-donate naman po, ay naibili naman nila ng semento, mga ganyan, atip. Yung sa atip, no? Meron ng atip. Oo, meron namang nabili ng atip. So, ito naman ay okay na. Yun na lang. Siyempre, ipipinish pa po yan. Ayan. So, again, marami pong salamat dun sa mga nagbigay po ng donasyon para po magawa yung simbahan po nila. Malapit naman pag nabubunga na yan. Pag mabubunga na, pwede na po simbahan dito. Oh, pwede na kahit paano paunti-unti. So in-update po namin ito para nga po doon sa mga nagbigay ng donasyon. Kahit paano ay malaking tulong po 'yon. Malakas po ang hangin dito sa kanila ngayon. Malakas ang hangin dito. Kapag unsin ay hindi manipis po, lang sa hangin. Oo, kaya kailangan makapal ng yero. Okay, ayan. So, yun lang po mga kababayan at marami pong salamat. Thank you po ulit sa lahat ng nag-donate. Salamat po sa nag-donate. Kahit paano ba, nagbago na yung buhay nyo? Opo, nagbago na yun. Nagbago
bago konti ngayon. Nagbago konti. Hindi na kayo masyadong mahihirapan. Hindi na po. Pagkain ninyo ni nanay, hindi na masyadong hirap. Dahil meron ng bigas. May bigas. May bigas na. So malaking tulong talaga yung nakakain. Paano natulungan po natin siya? Pasensya ka na kung hindi pa namin mapurso yung halimbawa, mapagawan ka namin ng bahay, no? Pero mali mo naman, ha? Isa ka din sa mabigyan namin ng pabahay, no? At tingnan natin, ano? At syempre ay may mga plano din naman kami na gagawin po para sa mga tinutulungan natin. Ayan, so sa ngayon kasi sunod-sunod pa yung pabahay natin. At si Edito naman kahit paano may natitiran, pero yung bahay kasi nila hindi na talaga din okay, kumbaga. Dahil pinaglumaan na nga yung bahay nila. Wala ka na bang plano mag-aral? Meron ba akong plano dahil hirap kasi wala akong pinag-aralan. Pero mag-isip-isip ako ng mabuti. Ano? Ayan, mag-isip-isip daw po siya. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang pag-isipang mabuti. Meron naman tayong ALS. Tignan mo si kumare mong Irene. Nag-aaral siya. Nag-aaral to. Matakot ako kapag magkita kami ng Irene doon sa eskwelahan. Baka hindi yung ballpen ang gagamitin ko pag-aaral ako. Ano? Anong gagamitin? Baka mo? Ibang ballpen na magamit ko. Yung pink po. Yung pink. Barbie! Ay, Barbie! Sabi! So, pero parang mas bagay parang sis, ang tangin mo, bagay ba sila ni Irene? Mas bagay mas bagay ba kayo? Mas bagay kami. Ayan, mas bagay daw po sila dahil mas bagay kayo. Eh di ba? Pero yun nga eh dito, ano, may ALS. Halimbawa, grade school ka pala. Itatama lang naman sa edad mo. Hindi ka mahihirapang mag-aral. Baka naman mahiya ako nung mag-aral. Hindi. Pag ALS naman, pag pinili mo yung home study, pwede rin. Pag sa ALS kasi, alternative learning school yun, hindi ka na mag-grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Advanced na yun. Ang mga klase mo dun kasing edad mo din. Ito yung mga nag-aaral lang, hindi nakapag-aral. Base doon sa taon at edad nila at halimbawa na-stop talaga sila sa pag-aaral at walang kakayanang makapag-aral, ginagamit na ating gobyerno yung ALS, yung Alternative Learning System. So doon, halimbawa, anong grade mo nga natapos mo? Grade 3 lang po. Yung grade 3 mo, mag-aaral ka ulit. Nang pang-elementary. Elementary. Pag naipasa mo yun, isang taon lang yun. Pag naipasa mo yun, grade 6 ka agad. Pag naipasa mo ulit yon, high school ka na. Pag naipasa mo ng high school, grade 11 and 12 ka na. Parang yung limang taon, tatlong taon ka lang mag-aaral. Tapos na po. Tapos ka na. Mag-aaral ako. Ayun, diba? Yun. Alamin mo lang dyan sa Malabog, yung papaturo tayo kay Irene. Para makapag, kasi Lando, natulungan namin. Kita mo, nag-aaral na siya sa ALS. Si Irene. Napakaganda nung may pinag-aral kahit pa. Ano yung bang matuto ka lang bumasa at sumulat kung talagang ayaw mo naman mag-aaral ng college. Pag grade 11, 12 ka lang. Iba pa din yung may pinag-aaral lang para wala kang takot sa yung mga gagawin decision sa buhay. Babasahin mo ito. Magpe-perma. Okay. Tama na. Diba? Napakaganda nung may pinag-aaral. At dahil gusto mo mag-aral, kurso natin yan. Jeep. Di ba sis? Yes. Pak na pak. Dahil pak na pak, abangan nyo po ang pag-alis ni Edito papuntang Maynila. Maraming pong salamat. Bye-bye.